Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa mabuting balita, ating mapapakinggan, sinabi ni Jesus, anumang inyong hilingin sa kanyang pangalan ay kanyang ipagkakaloob. Kaya naman, ating itaas ang mga biyayang ating ipinapanalangin, lalong higit ang kagalingan ng maraming mga may karamdaman na humihiling ng tulong kay Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihang lahat ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay at maluwalhating makarating sa ligayang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nang mga sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at ni Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil niyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan
hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kinilala sa lipunan. Gayun din ang mga lalaking pinuno ng lungsod, ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalwa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga tagaroon. At sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antikiya ay natigib ng galap at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangan tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpang niyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo inyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Hindi yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin."
Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Atin munang purihin, palakpakan ang dakilang Panginoon. Ganun din po ating palakpakan ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio, na laging nakikinig sa ating mga panalangin. Salamat po, Santo Padre Pio, sa inyong paggabay sa aming lahat. Sabi ni Jesus, anuman hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Alam ko, mga minamahal, marami kayong nasa loob diyan. Maraming tanong, Father, alam ko, hindi ho lahat ng dasal pinakinggan ng Diyos. Marami tayong inilalapit sa Diyos, iniluluhod araw-araw, pero alam natin, parang hindi lahat kanyang dinidinig. Ito'y nangangahulugan, ang sabi ni Jesus na ito, ng isang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? Malalim na relasyon sa Kanya. Kaya pag ikay humiling sa Kanya, halimbawa, ikaw sa mag-ama, no? Lagi kong ginagamit ay ang imahe ng ama, ang tatay, ano? Pagka ikaw ay okay sa iyong ina, ano? Pagka ikay paborito at nagsabi ka, gagawin ng paraan. No? Ibig sabihin, sa Diyos, pag malalim ang iyong relasyon sa Kanya, gagawa siya ng paraan para sa iyo. Ano? Gagawa siya ng paraan. Kaya ang tanong dito'y, pag ikay humihiling sa Diyos, ano yung pinakamalalim na intention mo sa kaibuturan ng iyong puso? Sapagkat yung iyong intention, yun ang magbubukas sa isang malalim na pakipag-ugnayan sa Kanya. Yung iyong intention, no? Napakahalaga ng intention, no? Kaya mga minamahal, pagiging nagdadasal, tanungin mong iyong sarili, ano yung iyong talagang intention? Bakit mo hinihiling yan sa Diyos? Pagiging naluhod, nagdadasal ka, no? Tingnan ninyo yung bulag, si Bartimeo. Alam ni Jesus na siya ay bulag. At ang sabi niya ay, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Nagmamakaawa siya. Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Kahabagan niyo po ako. Nasa malayo, nilapitan ni Jesus. Alam ni Jesus, yan ay bulag. Pero ang tanong pa rin, Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Yung intensyon, nung nahingi, nung nagdadasal. Kita ni Jesus, marami kang pangangailangan. Hindi kayang baybayin sa dami ng iyong idinadasal. No? Ano yung pinaka-konkreto, specific, detalyadong kailangan gawin sa iyo ng Diyos sa oras na iyon? Sabi ni Jesus sa bulag, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Anong sagot ng bulag? Ibig ko pong makakita. Anong ginawa ni Jesus? Pinagaling ang kanyang bulag na mata.
at siya'y nakakita. Kaya pag tayo lalapit sa Diyos, kay hihiling, gawin mong detalyadong detalyado, konkretong konkreto, ano ang gusto mong gawin sa iyo ng Diyos. Pagalingin, pagkalooban ng mga biyayang iyong hinihiling, gawin mong detalyadong detalyado ang lahat ng iyan. Kaya mga minamahal, sa inyong pagdulog ngayon kay Santo Padre Pio, alam ko, tayo kada Sabado ay narito, ito'y healing. Pag 23, may paggagawad ng langis. Maraming gustong gumaling, no? Maraming gustong ilapit na intensyon. Hindi lang pagkapagaling ang hinihiling natin sa Kanya. Bakit tayo lumalapit sa Kanya? Sapagkat nung siya'y mamatay, sabi niya, ang misyon ko'y magsisimula pa lamang. No? Pag ako'y nasa langit na, ang misyon ko'y magsisimula. At ang Kanyang misyon nagsisimula na sa atin. Ano? Napakadami ng Kanyang mga pinagaling, ano? Pinagkalooban ng mga pagkapalang hinihiling ng mga tao. Kaya sa inyong paglapit ngayon, ano ang gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Padalwa, mahalaga yung pamumuhay sa kalinisan. No? Kaya sa kibuturan ng iyong puso, no? Pag ang iyong puso ay nababahiran pa rin ng dilim, no? Hindi makikita talaga ang tunay na liwanag. Kaya mahalaga ang laging pamumuhay sa kalinisan, no? Mahalagang mabuhay ng malinis, no? Mahalaga na laging ikaw ay nasa estado ng grasya ng Diyos. Lagi pong sinasabi, huwag nating sasanayin na ang ating kaluluwa ay laging tiim na tiim sa kasalanan. No? Yung parang bang baliwala lang sa iyo ang gumawa ng masama, ng kasalanan na paulit-ulit, ano? Kaya ilagay mo lagi ang iyong sarili sa biyaya ng Diyos para, ano? Laging makapasok sa iyong biyaya ng Panginoon. Pag ikay nasa kasalanan, ang iyong sarili ay kusa mong inilalayo sa biyaya. Sapagkat pag tayo gumawa ng kasalanan, yan ay kinukusa mo, ginugusto mo na lumayo sa Diyos. At ang pinipili mo ay masama. Tapos luluhod ka, hihingi ka ng biyaya, gayong ang sarili mo ay inalayo mo sa Diyos sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan. Ano? Hindi pwedeng magsama at the same time ang sin at grace. No? Hindi pwedeng magsama. Kaya lilinisin muna natin. Ano? Kaya Santo Padre Pio, anong kanyang ginagawa? Ang mga tao lumalapit sa kanya, nililinis niya sa pamagitan ng confession. No? Paglilinis ng kasalanan. At diyan papasok ang biyayang matagal mo nang ipinagdadasal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Diyos amang lumikha, nakikisot ko yung mga makasalanan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, ilang palang na panirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa paggamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Magsitayo pong lahat. Awitin natin ang Ama namin. Tukso di ania mo
sumasama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Sa amin.
Isa sa gawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala.
Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanmay hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinasagawang grand opening ng ating Capillo Osteria ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego o Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-5, mga Kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ta ay sa ganap na alas 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyari panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po ay magsitayo. Pagkatapos po ng final blessing, ang ating pong kasunod ay ang liturhiya ng pagkapagaling. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa kaibuturan ng inyong mga puso, inyong hilingin sa Panginoong Diyos sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, yung konkretong-konkretong gustong gawin sa iyo ng Diyos ngayong araw na ito, yung mga bagay na hinihiling mo, lalong higit pagpapagaling sa mga marami nating karamdaman. Inyong itaas ang mga sakit na inyong ipinapanalangin ngayon
sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas at tanggapin ang ating paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Ating hilingin ang ating mga kahilingan na ipinapanalangin ngayon. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ating gaganapin ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman po ay ating babasbasan ang inyong mga dasalan, mga religious articles, mga langis, mga rab, mga imahin, mga krusipiho, mga ginagamit sa panalangin, inyo pong ilabas. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga bulaklak na rosas, langis, rahab na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito
ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularanawa nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Aba, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.